hindi madali ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng aso. Dahil maliit pa lang sila, kailangang may sapat na atensyon at pagmamahal na tayong ibinibigay. Si Shatsi, isang 3-month-old juvenile Pomeranian, ang isinugod sa klinik. Tatlong araw pa lang itong inaalagaan ni Hannah. Kanino papi to? Sa'yo. So first puppy is eh? Yeah, so I don't know what to do. Kasi namatay po yung close friend ko recently. Mm-hmm. Like a month ago. So sabi ng psychiatrist and other people na parang okay daw kung magka-dog therapeutic siya. I thought mamamatay na itong puppy na to kasi talagang halos wala na siyang kalakas-lakas, bagsak and all that. Una natin binigay, we gave fluids, we gave glucose, and nag-react siya right away. Hypoglycemia o pagbaba ng blood sugar ang kadalasang dahilan sa pagkamatay ng mga tuta 3 buwan pababa na hindi agad napapakain dahil sa kanilang sakit. Kaya ng pagsusuka o pagtatai. Because this is a puppy, more than 90% of its body is made up of fluid. The high expulsion of fluid from its body through vomiting and diarrhea will cause dehydration. It's very detrimental. I don't know if they're aware of the situation of your pet. Talagang delikado to. Almost unconscious yung cornea niya is already down. No? So this is in a state of shock already, hypovolemic shock, and that can cause death. After a while, nabigyan natin ng fluids, tumayo na agad. Kumain na agad at nagpakitang gilas na although mahina pa rin siya, but it's a good sign. Parang wala nangyari ha. Nagdadahilan ka lang ata eh. So mga nagbabalak na bumili ng mga bagong hayop, no? Mga bagong alaga, make sure before you buy, learn about this animal. Ano yung do's and don'ts, ano yung kailangan kong gawin, ano yung feeding habits nito. Sa maghapon, hindi bababa sa 10 ang aso ang ating pinag-aaralan at ginagamot. Ang ilan sa kanila, mahabang gamutan ang kinakailangan bago tuluyang gumaling. Ang dachshund na sinigi, tinanggalan ko ng bladder stones at binabantayan for post-operation check-up. Totoo sir, maliit lang naman talaga yun. Kapag dumaan na siya doon sa urethra, yung pinakadaanan ng ihi natin, yung mga maliliit na stones, dadaan sa maliit na kanal hanggang sa point na babara na siya doon sa pinakabutas. Pato talaga siya! Matigas, magas pang yung kanyang consistency. Kaya kapag dumidikit ito doon sa lining epithelium sa loob ng pantog yung bladder, talaga magsusugat. Kaya nakikita natin, meron ng bleeding dun sa kanyang pag-ihi. Si Jakey, isang German Shepherd. Makikita naman ang patches o patsi-patsing pagkawala ng buhok sa kanyang balahat dahil sa Demodex. Ang chow-chow na si D-Max, dinala sa klinik dahil sa pag-ihi na may kasamang dugo. Ito si D-Max, no? Brought in here because having difficulty urinating at mayroong dugo. Kaya nakikita nyo. Ito, pag kapa mo dito, damang-damang mo na agad, no? Tsaka talaga humpak, yung parang halos walang laman dito. Biglang pagbaba ng timbang, pagpayat, sugat na hindi gumagaling, o kaya yung pagdudugo sa ihi, no? So these are already signs na something is wrong, and evaluating the other clinical signs, most likely this is a case of tumor growing inside the urinary bladder. At ang Shih Tzu na si Snow ay patuloy naming minomonitor dahil sa glaucoma o pagtaas ng pressure sa loob ng mata. Kung di maaagapan at maayos ang sakit na ito, maari itong maging sanhi ng kanyang pagkabulag. Everyone can buy a dog, but make sure that you can be able to take care of them when they become sick and when they become old. Kung masyado kang busy, wala kang time, wala kang lugar, just remember that this is another individual. This is another life.